Sinimulan na agad na ayusin ang ilan sa mga kalsadang nagkabitak-bitak dahil sa lindol sa North Cotabato. Pero malaking problema pa rin ang kawalan ng matinong masisilungan ng mga nasiraan ng bahay, pati ospital. Mula sa makilala North Cotabato, makiki-update tayo kay Jem Abansenia. Jem, okay, nakakaranas pa ba dyan ng malalakas sa aftershocks at ligtas sa ba para sa mga otoridad na kumpunuhin ulit ang mga nasirang kalsada? Yes, Lord and Marga, no, nakakaranas pa rin tayo ng mga aftershocks dito sa North Cotabato. Actually, parang oras-oras nga meron ng mga aftershocks. Pero so far, ang pinakamalakas is last night, yung around 7:38 p.m. Na nakaranas tayo ng magnitude 4.0 na aftershock dito sa North Cotabato. And dun sa tanong mo kung safe na ba na ayusin yung mga kalsada, kasi ang dami kasing mga kalsada na na-damage. Yung iba, ang daming cracks. Meron naman talaga ng nadaanan tayo dun sa Barangay Batasan sa makilala North Cotabato na talagang sira yung papunta ng Cotabato na way ng kalsada. And kanina nakausap natin yung regional director ng DPWH Region 11 na si Basir Ibrahim, and according to him, sa ngayon ang ginagawa nila ay temporary solution lang muna. Nakita natin din kanina yung ilan sa mga personahe ng DPWH, tinatambakan lang muna nila yung may mga cracks, and meron silang sinasabing embankment. And then tsaka na daw nila gagawa ng talagang ipapaayos nila kapag daw stable na daw yung mga kalsada na yun. Sa ngayon kasi, dahil nga nakakaranas pa rin tayo ng aftershocks, posible raw na kung ipaayos daw nila ngayon, masisira lang din if ever na magkaroon na naman ng malakas na pagyanig. Kaya sa ngayon, ang ginagawa daw nila muna ay yung mga temporary solution. Lord? Jem, totoo bang nasa labas pa rin ng mga ospital yung mga pasyente matapos lumindol? Hindi ba lalong malalagay sa peligro yung kalusugan nila? Oo, ang dami nga nating mga ospital na nadaanan, and almost lahat talaga ng ospital dito sa Cotabato, yung mga pasyente nila nasa labas. Meron lang silang mga tents, doon sila sa loob, and alam naman natin sa tents, di ba, maiinit. Kaya nga lang, kailangan kasi dahil nga ang daming mga cracks din doon sa mga structure ng mga hospital, kaya hindi pa rin safe na pumasok doon yung mga pasyente. According naman kay Department of Health, USEC Abdullah Dumama, so far wala pa naman daw silang nakikitang major problem sa mga ospital, sa mga pampublikong ospital. And according din sa kanya, iikutin nila ulit yung mga apektadong ospital and mamimigay sila ng mga tents na merong mas maayos na ventilation para nga daw hindi mas lalong lumala yung sakit ng mga pasyente na nasa ospital. And meron din siyang nabanggit kanina na yung kanilang mga malasakit center ay mag-o-augment daw sila dito sa Cotabato para hindi mahirapan yung ilan nga sa mga pasyente na nandito sa Cotabato at apektado nung lindol nitong nakaraang linggo. Marga, Lord? Okay, Jem, doon sa report ni Ryan ang sa Cotabato kanina, halos mamalimos na raw ng pagkain ang mga residente dyan sa kalsada kasi dinediretso daw sa evacuation center sa lahat ng tulong. Okay, medyo strange yung situation kasi di ba ang pinaka-systematic kasi dapat ay sa evacuation center para sa isang bagsakan na lang. Mm-hmm. Pero marami kasing ayaw pa rin umalis. Pero ang problema, pag dinadaan mo isa-isa sa mga nasa kalsada, parang may dumog factor kasi, di ba, Jem? Yes, oo. Actually, Lord, no, dito nga nung pag humihinto nga lang tayo para kumuha ng videos, talagang yung mga tao, pinupuntahan na tayo kaagad kasi iniisip nila na merong ibibigay ng mga donasyon. Kasi over the weekend, maraming mga insidente na yung mga apektado ng lindol, instead na nasa evacuation center sila, mas pinipili nilang mamalimos na lang sa kalsada dahil nga maraming ang mga dumadaan, maraming mga naghahatid na sa kanila na lang ibinabagsak. Yun nga lang, kanina nakausap natin yung incident commander ng North Cotabato na si Acting Vice Governor Shirley Macasarte Villanueva na pagmitingan daw nila kasi mas gagawin daw nilang mas na merong mas maayos na sistema yung pagdi-distribute ng mga
relief goods, nung mga donations. Kasi ang nangyayari, nung nakaraan daw, pag daw merong huminto na isa, may nangyari daw na aksidente, nagkabungguan. Kasi merong isang sasakyan na huminto para magbigay ng donasyon. Ang nangyari naman, nabangga siya nung mga kasunod niyang mga sasakyan. Kaya imbes na maging maayos, nagkaroon pa ng karagdagang problema. And according nga kay Acting Vice Governor Villanueva, mas maganda daw kasi kung ihuhulog ng mga nagdo-donate doon sa kanilang mga incident po, sa mga command posts nila, para equally, ma-distribute nila equally doon sa mga apektadong mga residente, yung mga donation, yung mga relief goods. Kasi meron daw ilan na nadodoble, natitriple, samantalang yung iba naman hindi nabibigyan. So para mas, para pantay yung pag-distribute ng mga donation, mas nire-request nila para doon sa mga magbibigay ng donasyon na doon ihulog sa mga evacuation centers, sa kanilang mga command post, para sila na yung magbibigay ng mga donasyon doon sa mga apektado. And kanina na-interview din natin yung ilan sa mga apektado mga residente sa evacuation center. Kinumusta natin sila, kumusta yung kalagayan nila. Sabi naman nila, so far wala silang problema doon sa pagkain, kasi sakto maraming nagbibigay sa kanila. Meron na ding meron nang nagbibigay ng mga drum na tubig. Kanina meron tayong naabutan at isang truck mula sa munisipyo ng Alameda, yung mga malilinis na tubig para nga ipamigay doon sa mga apektado ng Lindol. And yun, sa ngayon okay pa daw sila. Yun nga lang, meron ilang mga evacuees, especially yung mga bata na nagkakasakit dahil nga hindi nga maganda yung kanilang kalagayan, masyadong mainit sa mga tents, and kapag umulan hindi sila safe, especially yung mga bata, kaya nagkakaroon ng sakit. Pero sabi din naman ng mga evacuees, hindi naman daw sila pinapabayaan so far ng gobyerno. Meron daw mga pinamimigay na mga gamot, at meron din daw nag-aasikaso sa kanilang mga doktor. Marga, Lord. Jem, baka may mga nanonood tayong gustong tumulong. Ano naman yung nakikita mong pinaka-kailangan ng mga naapektuhan dyan ng Lindol? Mm-mm. Bukod nga dun sa malinis na tubig at saka mga pagkain, kailangan nila yung mga para sa kanilang personal hygiene. Kailangan nila ng mga sabon kasi problema din yung CR. And then, yung mga tents, medyo kulang pa kasi merong mga iba na hindi maayos yung tents nila. Para bang konting ihip lang ng hangin, lilipa rin. Kaya mas maganda talaga kung doon sa may mga mabubuting puso na gustong mag-donate sa mga kapatid natin na naapektuhan ng Lindol, yung talagang mga matitibay na tents. And syempre, yung mga gamit nila pang mga kumot, mga unan, kung merong makapagbibigay ng mga kutsyon, mas maayos sana, kasi especially nakita natin yung mga bata doon, kawawa talaga. And so far naman, okay daw yung kanilang supply ng gamot, pero kung merong magdo-donate, mas maayos, kasi hindi alam mo, kasi Marga and Lord, hindi pa sigurado kung hanggang kailan sila mag-i-stay sa mga evacuation centers. May mga nakausap tayo doon, hindi nila alam kung ano pang magiging plano nila sa buhay nila dahil nga naiwan nila yung kanilang mga bahay doon sa mga liblib na lugar na naapektuhan ng landslide. So, yun talaga, mas mabuti daw talaga na, or mas makakabuti para sa kanila yung mas maraming stock sila, dahil nga again, hindi nila alam kung hanggang kailan sila mag-stay sa mga evacuation centers. Marga, Lord. Alright, maraming salamat, Jem Avancenia. Nananawag patuloy na nadadagdagan ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 6.5 na Lindol sa Mindanao. Sa pinakahuling tala ng NDRRMC, umakyat na sa 22 ang patay. 2 naman ang nawawala, aabot naman sa higit 400 ang naitalang sugatan. Ayon pa sa datos ng NDRRMC, higit 37,000 na pamilya ang apektado sa nangyaring pagyanig. Halos 5,000 pamilya naman ang pansamantalang naninirahan sa mga evacuation centers. Nasa halos 30,000 istruktura naman ang nasira dahil sa Lindol.